What's up, mga ka-oops? It's been a while since nung huling vlog ko. Natagalan kasi tinatamad akong mag-edit. Wala akong content na maisip. So ngayon, magbo-vlog ulit ako. Kaya panoorin nyo. Kung ayaw nyo naman, panoorin nyo pa rin. Hindi. Ito nga pala yung last na piece ng bike na na-order ko. Dumating na. Sa wakas, yun na yung last. Medyo inabot ng mahigit isang taon, March 2021, April, May, June, July, August, September. So, 1 year and 6 months, 18 months total. Ito yung frame, Dartmoor siya. Naisip ko kasi Dartmoor, aggressive siya, tsaka nakita ko na kay pareng Albert, maganda yung tindig niya, yung geometry niya. Tapos, ito naman yung group set yata ito na crop. Tapos yata yung yung fork. Ewan ko na saan pa, hahanapin ko pa siya bukas. Tapos yung wheel set ko ng Don. So panoorin nyo, bubuhin namin to. Ano yung interior? Yung ko yung tubeless ko. Ano yung interior? Ano ba, mas mag tubeless ba, mas madaling maano? Singaw. Singaw ang singaw. Kailangan may alaga ka sa sa hangin. Hello, how are you? Namin ni Teflon Grease. Hindi. Made from Japan. Japan ba yan? Di ba mo wala yung bike ron? Inilagay mo lang O, padlock. Imamahalit ba? Siya pinalako nila ko sa iyo. Pero ito, ipatong na natin dito. Sige. Ayan Taghirap po kami ngayon. Tapong ka stand. Walang walang stand. Ang nag-i-stand yung may-ari. Ano naman nila sa ilalim? Alright. Ayun Punta, virgin. Shoot me. Ito, mo dyan na para. Yun pala yun. Ang dami niyang alam. Ito pala yung spacer. Ayun yun dyan. Masak ko lang yan. Asan yung ko pa? Carbon body. Oo. Yan. Okay ba? Nagaling baka lang yan. Okay. High tech kami. Bumili ka? Walang stand. Walang pamutol. Tapos yung mga kamay, ganyan lang ginamit namin. Tapos yung mga brand ng mahalin eh, walang kanin. Oh yeah, mano-manong lagari. Lagari boys. Tingnan mo naman, ang ganda na pagkakatabas namin. Oh, professional na professional, di ba? Tingnan mo na. Ay. Ang lupit na pagkakatabas. Oye, pahirapan. Hindi na tanggal. Good morning, mga ka-oops. Ito na nga pala yung nabuo namin. Hindi namin natapos nung Thursday night. So, bali wala kaming gamit. Kaya, order muna ako. Yung tools namin ngayon na gagamitin. So yung ito hindi namin pa nahihigpitan kasi kulang kami sa gamit. Tatanggalin ko muna to. Ayun, nakikita niyo maluwag yung gumagalaw-galaw pa yung Sakto. Pahihigpitan ko na to. Good morning.
Okay. Okay na siya. Alright. Kabit na natin tong kanyang... Kakabit ko to. Kalimutan ko ikabit kanina. Yung isa nakabit ko na. So ito naman. Kaso na may gulong na. Pero okay lang yan. Kaya naman yan eh. Swak na swak. Alright. Oh yeah. Kabit ko na. Yung isa. Alright, tapos na. Compressor ko siya para mabilis. Ayan, gagamitin natin ang compressor. So gagawin natin, bababa tayo. Mga cops. Ito. Gagamitin natin ang compressor. Lalagyan muna natin ng sealant. Nilagyan ko siya ng para sumakto yung ano. So first time kong gagawa nito. Sana hindi palpak. Yun na nga mga ka-oops, no? Ayan. May hangin na. Itong sa unahan, hindi ko lang ano, pag-monitor ko muna, sumisigaw kasi kanina eh. Pero ngayon, wala na ako naririnig na hangin. Tingnan natin. Mga ka-oops, i-install ko na yung ano, rotor.
Ayan na, nakabit na natin. Itong sa harapan, 180 yung size niya. Tapos itong sa likod, gasgas pa. Hirapan ako dito. Wala akong gamit para dito, pero nakahanap din ako ng ano, flat screw. Ayan. Ito 203. So ito na nga, no, dina-drive test ko na yung bike. Natagalan kaming mag-assemble ito bukod sa kulang ng gamit. Eh, ako, first time ko. Pero salamat kay paring Ray at paring Albert sa tulong nila. Nakita nyo naman kung paano namin putulin yung fork. Pero ito, sulit. So far, so good naman yung test drive ko. Kulang na lang, dadalhin ko ito sa ano, talagang kung saan siya built, sa bundok. So ito, tingnan nyo.